Panibagong araw, panibagong vlog. So nandito na naman tayo ngayon. Siyempre, piping tayo. So pawisan tayo ngayon. Kasama sa trabaho yan. So madugo, pwede nang pigaan. Layout, piping, empty pipe. O, papakita natin sa inyo guys yung mga ginagawa natin. So let's go! So yan, kasalukuyan tayo ngayon nagpapiping ng dalawang saddle bend, dalawang offset. So isa yan sa pinakamatrabahong part ng layout pagka ganyan kalalaki yung biga at kailangan mong tumaas dun sa level ng electrical kasi yung electrical sa baba. So sabi ng foreman, kailangan sa taas. So kaya naging ganyan yung bend natin. Iibabaw tayo sa electrical. So share ko lang, no, isa yan sa mga pinakamatrabahong gagawin yung aerial na layout kasi makikita nyo kailangan pa magbutas dyan para sa anchor bolt, tapos maglalagay ka ng pull threaded para bracket nito patibay. So nagkukonsumo ng oras talaga yan kaya hindi basta-basta sa pag sinabi mo na kailangan tapusin na agad yan, hindi pwede kasi kumukonsumo ng oras yan. Kung gusto mong tapusin, idikit na lang natin. What? Hindi kaya i-bluetooth natin, hindi kaya i-glue natin. Di ba? So shoutout sa mga bossing at sa mga nagpapagawa, no? So i-consider nyo rin minsan yung mga obstacle na sinasabi at saka nature ng dadaanan ng trabaho. So ganyan ang ginagawa natin ngayon. Ganyan ang bracket, yung strut, tapos clamp, then coupling, tawid. So dun sa part na yan, tapos na tayo dyan. FDAS. So pinagtabi na lang namin to, yung kulay red na yan. Yan. Yan, yung kulay red sa FDAS yan. So pinag-isang bracket na lang natin para less ang trabaho. So yan, kung mapapansin nyo dyan sa likod ko, yan o. Yan, it's all about layout lang to guys. Tsaka konting mga diskarte na para matutunan din ng mga baguhan, no? Para sa mga aerial na layout tulad nito. Yan, kung makikita nyo yan, yung junction box, nilagyan ko ng full threaded dyan para lalo siyang tumibay. Na makikita nyo. So ito sa FDAS yan. Ito naman sa speaker. So yun ginagawa natin dito. Ito naman sa electrical yan. So sundan natin tong pipe ng electrical. Yun, kung mapapansin nyo, yung box na nilagay nila, walang full threaded yan. So anong magiging result yan? So pag naglagay na sila ng flexible, ito, pag naglagay na sila ng flexible at nag-wiring na, pag-atak ng wire, ito iikot yan. Iikot yan, no? Nakita nyo? Umiikot. Kasi nga wala siyang full threaded sa gitna. Diba? Pansin nyo. So hindi tayo naglalait ng trabaho, ha? Sa mga kapwa natin trabahador. So, share ko lang na since nandito naman na tayo, so mas okay pag nilagyan mo ng full threaded yung ibabaw para hindi ito umikot. Tsaka may support talaga para just in case man pag naghila o naglagay ng flexible hindi ikot. Lalo na pag dito sa mga dulo, no? Yan, mga dulo na yan. Pag nilagyan mo to ng flexible, ikot yan pag nag-wiring ka. So dapat may support yan. So yun lang, share lang natin yun. Natutunan ko pa yun kay Kuya Silcito Arado sa ultralight, no? Sa pinasukan ko dati. So isa yun sa mga nagturo sa akin ng mga diskarte kung paano gawin yan. Shoutout kay Kuya Silcito Arado. Dito sa part na to, all goods na tayo rito. All goods na kami dyan. Waiting sa kable. So dito naman sa open area na to, kasalukuyan nagli-layout kami ng FDAS, speaker, at CCTV. So marami pa kaming gagawin dito. By the way, narugtungan na pala namin to. Ito yung last vlog ko
pinaka-latest dito banda sa dulo. So, papunta ron, nilayout na ng tropa to. And all goods. So, may gutter din dito, saka cable tray. So, dito banda yung mga drop ng homerun para dito sa server. So, dito ipapwesto yung mga rock. Rock to the world! So, kaya ganyan yung itsura niya. Para maayos, maharness yung kable. Saka, syempre, sa tapat ng cabinet, pag ganyan kasi, siyempre may butas yan. So kung tatapat yung cabinet dyan, lulusot na lang siya rito. Hindi ka na magbubutas. Pinakamadali at pinakasimple. So, ganun din yan. Bracket. Marena. Anchor bolt. Pull-threaded. At bolt and nut. So, yun yan guys. Akyat baba. Masakit sa tuhod. Pero okay lang kasi challenge yan. Malilikot mo yung utak mo. Paano ko magagawin to? Saan ba ako dadaan? So, yun yung pinakamagandang challenge dun sa mga ganitong trabaho. Kasi nalalaro mo yung utak mo. All goods! All goods. So, nakarating na kami rito. Punta na kami ron sa pinaka end of line. So, nadugtungan na namin ito sa dulo na yun. Oh. Elbow. Hanggang dito kahapon. So, dito tayo natapos kahapon. Dito sa part na to na realization. Kain muna tayo. Let's go! So, ganun lang muna kaigsa yung ating masishare na video sa inyo guys. Kasi break time ngayon. So, pawisan ako. Kasi medyo madugo talaga ang ginagawa natin dito ngayon. So, shout out sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe Gata Toko TV. Don't forget to click the subscribe button and click also the notification bell para ma-update kayo sa mga videos natin ina-upload. Thank you so much. See you on my next vlog. Peace. I'm out.